Hello kabayan, magandang araw kabayan. Mag-repair pala tayo kabayan ng Hyundai Accent kabayan na 2 door. Magandang klase ito na Hyundai kabayan, parang limited siya. So bago ang lahat kabayan, huwag kalimutan mag-subscribe at click the notification bell for more car body repair tutorial and tips kabayan. Ayan, ito 'yung kabayan na tama yan kabayan. Kabayan, kasama pa rin niya 'yung running board na 'yan. Hindi kasama sa quotation pero isama na din natin kasi kasama para buuhan na siya para sa gilid. Tapos 'yan ang gamitin natin kabayan, 'yung pangliha na. Liha na machine pa rin siya kabayan, oh, matindi 'yan pero maliit, 40, 40 'yung liha na 'yan kabayan para pangpudpud sa pintura. 'Yung tama na guhit, 'yun diyan ko muna 'yung niliha sa 'yung pangpudpud natin. Para dyan natin idikit yung spot weld natin, spot natin tapos sabay hila. Kasi pumasok yan sa kabayan. Yan o. Pudpurin natin yan o. Ganun-ganun lang pagpudpud kabayan, lilihain mo lang yan. Yan o. Yan o. Saka na tayo magliha ng kabuuhan pag magmasilya na tayo. Para yan, niready lang natin yan para sa yung hihilahin natin. Pati yung running board dun sa baba. Yun pala kabayan, yung pag-repair pala dyan, mayroon tayong 7 hours dyan sa taas. Sa baba naman, yung niliha ko ngayon, yan, mayroon tayong 3.5 hour sa pag-repair. Yan, hindi kasama yung sa preparasyon kabayan, sa pag-repair lang. Kasama na yung paglagay ng masilya. Kita nga ito, ito kabayan, ito, saka ito, isama natin yan. Ah! Tapos yun kabayan, tinanggal ko na yung trim seal natin sa bagong nilagay ko pa yung bagong pintuan kabayan na nasikanan para makita natin kasi yung panel na yan sa yung sa may baba ng handle pumasok kasi yan. Tapos yung luma pasok din yon kasi bangga pati yung doon sa baba kabayan yung sa may panel. So kailangan natin ilagay yung bagong pintuan para makita natin yung alignment bago natin i-repair. 'Di ba? Para sigurado paglagay natin sa pagkatapos ng pintura walang sablay. Perfect yung pagalinya diyan. Katulad niyan kabayan, yung niliha ko, yan pumasok kasi yan diyan kabayan. Pasok. So kailangan natin ipantay yun sa pintuan. Kasi okay na yun eh. Ano, sitting natin. Pero yung accessories nung sa pintuan na bago, ang naiwan na yan, yung naiwan lang yan, yung handle na lang. Sa panloob, tanggal na lahat yan. Yan kabayan, no? Yung sinasabi ko pang hila natin yan, automatic yan sa kabayan. No? Dikit mo lang tapos sabay hila. Hindi mo na kailang magsikot-sikot doon sa panloob. Hindi mo na kailang butasan pa. Hindi na kailang butas-butasan. Pero may butas yan kabayan kasi kadalasan dito yung mga sasakyan may butas sa may yung loob sa may butas ng mga poste. May butas yan kabayan para. Pero may takip din, nilalagyan ng takip. Binutasan nila yung kabayan para lalagyan doon sa ilalim ng anti-rust. Mayroon tayong pang spray na anti-rust. Yun ang technique dito. Para doon sa loob, maraming anti-rust. So, hindi yung kalawang, iwas kalawang. Kasi mabilis magkalawang yung sakyan dito kabayan. Kasi pag winter, automatic lagyan ng asin yung kalsada. Asin kasi yung kabayan, yun pang tanggal ng mga yilo. Mga mag-ice yan, di ba? Tapos lagyan ng asin yan para pang tunaw sa yelo. Yun ang technique. So, di ba, maalat, maalat. So, ang nangyari, pag yung sakyan laging dumadaan, kaya yung pangilalim talagang mabilis magkalawang. O, yun kabayan. Tapos yun pala kabayan, isun ko pa yung basta yung sasakyan mo, matanggal yung pintura kabayan, automatic kabayan. Isang winter lang yan kabayan. So, yung winter ilang buwan isang winter na yung kalawang na agad. So yun ang ingatan mo pag may kutsi ka dito sa Quebec, Canada o kaya dito sa Canada o sa malamig na lugar. So pag may may pintura na bakbak yung pintura na sagi ba yun yung sakyan mo tapos yung pintura na tanggal, ang gawin mo lilihain mo ng kunti tapos lagyan mo ng pintura kabayan. Kahit brass na pintura, at least may pintura siya. O kaya yung can na pintura, tipan mo lang yung gilid para hindi ma-overspray. Yung naintindihan nyo ako kabayan, yung muna scratch, sprayhan nyo, mag-tip lang kayo para hindi mag-overspray. Tipan nyo yun. Yung may tama lang ang pinturahan nyo para hindi kalawangin. Automatic yan. Paghayaan nyo yan sa sigurado. Baka mabutas pa. Okay?
Lalo na yung mga second hand, pagbibili ka ng second hand na kotse. Tapos yun ang kakabayan, tinira ko na yung running board doon sa baba. Yan o, hila-hila pa rin yan, tapos palo si sa taas. Pero yun pala kakabayan, kailangan natin lagyan ng plate doon, tapos i-wheel natin ng plate para hihilain natin. Kasi pati yung loob kasi pumasok. So pag mabatak yung labas, automatic lalabas din yung loob. So, para malinya siya. Kasi mapansin yon pag bukas mo ng pintuan, pumasok yun. Tapos, lagyan mo ng masilya lang dyan. Pangit yung kabayan. So, kailangan papatake natin. Kasi, nasa tamang bayad dyan yung pag-repair niyan. So, kailangan ayusin natin pag-repair. Yan, o. Tapos, ganun lang siya kabayan, o. Yan, o. Tapos, sinubukan ko lang kasi yan kabayan kung okay ba, gagana ba, pero hindi. So eh, walang ibang choice eh. Kailangan nating batake natin, mag-building tayo ng plate, gagamit tayo ng MIG, tapos hilahin natin. Yan kasi medyo matibay kasi yung Hyundai na Tudor kabayan, makapal yung plate, makapal. Hindi basta-basta siya, lalo na yung running board. Pero kadalasan naman sa kutsi kabayan, yung running board, duble yan. Mayroong plate yung manipis sa labas, pero yung mayroong duble yan, parang nagkadikit lang din yan sila, duble, tapos makapal na yung isa. Suporta kasi yan kabayan, para sa aksidente, yung double na hindi basta-basta papasok yung plate mo. Pero yung mga pintuan, hindi ha, isa lang yung mga pintuan. Yung double yan, yung sa gilid lang, pero yung sa mismong gitna, mayroong nakaharang sa gitna yan, pero sa one, isa lang yan. Yan nga sa bayan, o, yan o, yan sinasabi ko bayan, o, kailangan natin lagyan ng plate, kasi yan o, yung dubulo, pumasok din siya. So, paghila dyan, automatic yung sa loob, lalabas din. So, yan, i-wheeling na natin, yan ang plate natin yung kabayan, o, nahiwag ang plate natin yan. Pak, yan. Ganun lang kasimple, yung kabayan, o. Yan o, yung MIG naman kabayan, kahit manipis na plate yan, walang problema, hindi makabutas yan, hindi katulad sa welding machine. Yan o, tapos yung kabayan o, tapos sabay hila natin, hilahin lang natin na ganun, may panghila tayo na automatic dyan. So okay na siya kabayan, ganun lang kasimple. Yung isa lang kasi hindi kaya niya, kasi hindi yun, isa-isa lang kasi yun eh, isang pitik tapos hila, isang pitik yan kasi welding ako ng apat dyan eh, tapos sabay hila eh. Ganun lang siya, simple. Kaya dali, mabilis ng kabayan. Yan o. Diba? Kaya yung mga ganyan kabayan, hindi mo pwedeng sikwati doon sa ilalim. Mayroong kuhan yung kabayan eh. Mayroong butas niya sila sa ilalim. Minsan niya, pwede mo butasan doon. Pero depende talaga sa technique. Pero yung sa akin, yan ah. Kasi minsan magbubutas din ako dyan eh. Pero ngayon, binatak ko lang talaga kasi yun ang magandang paraan para sa akin. So, ganun lang kabayan, oh. Ganun lang, oh. Tapos, yung kuha naman kabayan, yung estimator, sinabihan yung estimator na sinama ko yung gilid, yan, oh. Yung sa baba. Yung estimator. Pero hindi nakasama sa estimator yung kabayan, ha. Hindi nakasama sa bayad yan. Kaya, hindi ko naman talaga inayos yan pag-repair din, pero nilagyan ko ng fiber. Hindi yung hindi siya talaga maganda pagka-repair. Ang nagdala lang siya yung fiber. Yan kabayan, oh. Kaya nahirapan ako yung kabayan eh. Nahirapan akong sikwat. Tinanggal ko yung gulong. Tapos mayroong butas din pala yun eh. Si tamang-tama. Tinanggal ko yung rubber. Tapos sinikwat ko na lang. Yan o. Tapos sabay palo-palo. Ganun lang siya kabayan. So kailangan mo hanapan mo ng paraan kung medyo saan ka hindi ka mahirapan. Eh, hindi yung palakasan lang, doon ka lang dito kabayan, pag mag-repair ka ng malaki kabayan, dyan ako mahirapan sa pag-final pagliha. Kasi pag mag-final ako ng liha kabayan, kailangan imano-mano ko yun, black ang gamitin, mano-mano, hindi yung machine. Kasi yung machine kasi hindi ko matansa yun eh, pati yung machine na black na machine, ganun, one, hindi ko matansa siya na mapaganda ko. So, kailangan pag mag-final ako, pero gagamit pa rin ako ng 120 yan, black lang, kakamayin ko na yan. Black 120. Pagkatapos ng 120, 180, 320 pa rin ako sa last. Bago yung primer. Yun kabayan, okay na siya kabayan pag-repair. So, kailangan lilihain lang natin siya.
Tapos yung kuan ba yun, yung kanto pala kabayan, no, pumasok yan, lumabas. Yan o, tapos sabay liha agad. Yan. Tapos pagkatapos yung kabayan, maraming kalawang na kasi yan si kabayan. Kalawang na rin yan. Kasi nga, yung sinasabi ko kabayan, nakalawang siya ng madami kasi sumagi, tapos natanggal yung pintura, automatic, kalawangin yan si kabayan, mabilis lang ang kalawang. So, kailangan yung sinasabi ko, pag may nasagi kayo, tapos naguhit yan, tanggal yung pintura, ang gawin nyo, pinturahan nyo yung nakita, yung plate nakita, yay, walang pintura, pinturahan nyo yun. Okay, huwag mo isama yung may pintura, ang importante yung walang pintura, pinturahan mo, guhitan mo lang, para siguradong hindi kakapit yung kalawang. Yan kabayan, nilinisan ko na masyado kabayan para dyan tayo. Oy, niliha ko na pala yung kabayan. Tanggal na yun. Kasi nabuki na yun siya kabayan. Yan kabayan ako, diba? Ganun lang kasimple ang car body repair kabayan. Tapos ibalik ko na agad yung gulong. Para kasi okay na eh. Tapos yung kabayan eh. Ibalik natin agad para malinis yung trabaho. Ganun lang pagtango, ganun lang pagbalik ng gulong kabayan, saglit lang. May machine kasi tayo eh, tapos sabay palo-palo sa kuwan. Ito kabayan, ito yung bago na sa kanahan kabayan. Ito yung mga kabayan, ito tama din sa kabayan, lagyan natin ng masilya yan. Ito lilihain na natin yan, ito kabayan oh. Ayan, tama yung kabayan oh. Kailangan natin malagyan ng masilya yan. Tapos isto lang ba? Yan, yan lang ata, sa baba okay lang naman. Yun lang, dalawa lang kabayan. Yan, ito, yan mo. Yan kabayan, lilihain na natin ito ng 80 kabayan, 80, pati ito 80, kasi lagyan natin ng masilya yan. Tapos ito, 80 yan, kabuuhan na yan. Tapos pati ito, isama natin yan, pati yun, you know. Tapos sa baba din yan, para magmasilya na tayo pagkatapos. Oh, yan kabayan, di ba? Pinudput ko na lahat kabayan, pati yung pintura. Tanggalin natin yan lahat kabayan kasi yun ang rules, ang regulation dito kabayan eh, na pag magpatong ka ng masilya, kailangan tanggalin natin yan, lalo na pag malaki. Okay lang kung maliit lang, yung kunting masilya lang ilagay mo. Yan, madaming masilya ilagay natin yan eh. So, hindi basta-basta. Kung kailangan tanggalin, yun ang one dito na kailangan tanggalin yung pintura. Yun kabayan, sandblast eh kabayan. Paks. Yan ang tira ng sandblast kabayan, yung mga maliliit na kalawang. Yun yung sabi ko kabayan na yun nga sa akin, oh, winildingan ko, tapos mayroong maliit na may itim yan. So kailangan tanggalin natin yung itim kabayan bago tayo magmasilya. Kasi pag hindi natin tanggalin yan, kahit mapatungan mo ng masilya, papasok yung tubig doon, automatic kalawang sa loob. Kaya kadalasan, yung mga running board ng kabayan, niliha ko yan, daming itim-itim dyan sa loob. So ibig sabihin, ang pintura okay patandingnan mo, pero sa loob ng plate kalawang na, mayroon ng maliliit. Katulad sa mga hood kabayan, yung hood na okay yung pintura tingin mo, pero mayroong mga nabiyak-biyak na nakita. So paglihain mo lahat yan, automatic dami ng itim-itim doon sa plate. Hindi lang mo pansin kasi may pintura yan, pero katagalan magbiyak-biyak yan, malaman mo yan yung hood mo, itim na. So, yun ang doon nag-uumpisa. Kaya mabakpak yung pintura. Yun kabayan, unang patong natin, primer. Mamitan ko ng fiber muna. Mas maganda fiber muna gamitin natin. Hindi lang ako gumamit ng yung panel banding. Yung panel banding natin, yung fiber na lang. Pero mas maganda talaga yung panel banding kabayan. Kasi yung panel banding, kailang painitan pa yung kabayan eh. Kaya
Viber kasi mabilis na matuloy yan. Ang mabilis ah, yan. Pero pag matindi talaga ba yan, pag lalo na yung mga brand, mga bagong sakyan talaga, panel banding, ibigay ko ng panel banding yan para sigurado. Ayan kabayan, pati yung sa may body kabayan, sa may panel, nilagyan ko ng fiber kasi medyo malalim yun yung kabayan eh. Tapos doon sa may pintuan, masilya na kasi guhit lang yun. Tapos sa taas, masilya, yan. Oh, ganun lang siya kabayan oh. Oh, di ba? Tapos unahin mo natin yung sa gilid. Kasi yung masilya kasi natin kabayan, medyo tuyo kasi yung masilya natin kabayan, pangit yung masilya. Kahit kung yung hardener mo, kung kunti lang din ilagay mo, pangit din yun eh. So, kailangan nakabalansi yung kabayan kung yung hardener mo, gano'ng kadami ilagay mo. So, ang problema lang, yung masilya, medyo matigas yung masilya, lumang masilya na ata yung na-deliver. Pero okay lang din naman kabayan. Yan, katulad yung kabayan, tapos nagtimpla ko ulit. Kasi naubos yun eh. Tapos, yung mga masilya pala dito kabayan, yung mga pinatungan mo, hindi mo pwedeng patungan ulit ng masilya kahit natuyo na yan. So, kailangan lilihain muna natin bago tayo magpatong ng masilya. Pero sa tingin ko, mas maganda, lalo na sa atin, hindi tayo gaano magaling sa masilya, mas maganda. Pagkatapos ng liha, matuyo, lilihain natin. Max, 120 yung liha nating machine. Machine man, hindi naman mano-mano. So, pagkatapos ng liha ng 120, patungan mo ulit ng masilya. Oh, okay? Pag mga ganyan. Pero kung yung sa yung iba sa Saudi, patong ka lang ng patong, ay patungan mo ng masilya. Tapos matuyo, pwede mo patungan ulit. Okay lang 'yun. Naisip ko dito, maganda, walang problema 'yun. Pag magaling ka magmasilya, yung sabihin, yung taong 'to magaling magmasilya kahit hindi mo nalihain, okay. Pero tayo hindi ano ganong magaling magmasilya eh. Mas maganda tapos ng liha, masilya, matuyo, lilihain natin yung 120. Tak. Tapos mga manayaiwan, sa tingin mo, pahiram ulit ng masilya kung kailangan pa. Pero pag hindi na, huwag na. I-block mo na yon. So, yun kabayan, oh, yung sinabi ko, masin ako agad. Diba? Masin yung unang liha ko. Sa tuyo na yan eh. Oh, diba? Masin. Pagkatapos ng masin na yan, patungan ko ulit ng masilya. Yan, yun ang proseso ko kabayan para hindi ako ganong mahirapan. Yan eh, bali unang patong pa natin ng masilya yan eh. Yan o. Oh. Ito yung fiber natin o. Oh. Yan o, oh. Lihain natin yan. Mas maganda kasi kabayan kasi may masin. Hindi tayo ganong mahirapan. Pero pag walang masin, mano-mano, mahirap talaga yun. Yan o. Oh. Tapos, patong ulit ng masilya. Ganun lang kasimple. Yan o, oh. Takot o. Tiplagan ako ng masilya. Tapos patong agad. So, dalawang patong ang masilya na yung kabayan. Di ba? Ano? Tapos yung masilya naman ng kabayan, unang patong, palaki pa ng palaki. So, walang problema yung kabayan kahit buong sakyan, buong plate mo pa yung malagyan ng masilya. Kasi ang kuwan yan, blending din naman yan. Iwan ang problema eh. Ipinturahan yung kuwan. Ang mahirap lang yung kabayan, yung hindi blending. So, kailangan yung masilya, kunti lang, hindi mo ma-adjust yun. Pero pag blending, pinturahan lahat, walang problema. Hindi ka may... Yan ang isipin mo. Huwag kang ma-problema kung hahaba yung masilya mo. Kasi yung masilya naman dito, walang pakialam. Kahit ubusin mo yung isang kan eh. Pero hindi naman maubos. Ang maganda, ang pinaka-isipin mo, yung maganda yung pagkatrabaho. Yung hindi masasabi na mo reklamo yung may-ari but may guhan, may guhit-guhit nyo. Yun ang importante, maganda yung trabaho. Yan kabayan oh, 'di ba? Pahit na ako, 'di ba? Palaki ng palaki, maliit lang tama tapos lumaki dahil sa masilya. Normal lang yan kabayan, huwag mong isipin yan na lumalaki. Normal lang yan. Yan. Eh, hindi pa yan, lalaki pa yan pagkabayan kasi nakatatlong patong ako niyan eh. Yan. Halos nabuuhan na yan eh. Yan. Pero ganun talaga kabayan, pag repair mahirap talaga pag repair kabayan. Okay lang kung magaling ka na magmasilya, yung may mahaba kang pangpahid ng masilya. Pahiram mo, tapos may mahaba ka gamitin mo yun.
Pero hindi rin pwede dyan sa Masilya na yan kasi matibay yung Masilya na yan, bilis matuyo eh. Dahil kasi sa Masilya na one, medyo matigas. Matigas na yung Masilya. Yan o, okay na yung kabayan, diba? Yung pati running board. Ganun lang siya kabayan. Enjoy watching kabayan, ha? Kasi parang, yan o, diba? Patong na naman ako kabayan, o. Patong lang kabayan. Huwag kayong matakot magpatong ng patong. Nasa shop naman tayo, eh. Sa trabaho tayo sa shop, eh. At least, doon ka ba tututo talaga? Huwag kang, okay na ba to? Hindi ko napatungan. Huwag. Pagstingin mo parang, kailangan pa ng patong, patungan mo. Ganun lang kabayan ang teknik. At least sa umpisa masabihin na ay pangit yung diyan mo malalaman, diyan mo malalaman mas maganda yung matuto ka sa mali mo. So, yun ang tandaan. Okay? Ayan kabayan, machine pa rin yung gamit ko, ayan kabayan, ha. Pero yung pagkatapos ng machine na yan, yung mga pangit lang tinanggal ko dyan. Tapos, binablock ko na yan siya kabayan. Ganun lang siya kabayan, di ba? Kapago din yung magliha kabayan ng one block. Yung machine, okay lang. Oh. Ganun yung machine. Oh. Mayroon tayong machine na block kabayan. Yan, round yan eh. Yan, katuloy yung kabayan. Block na yan. Oh. Machine pa din yan. Oh. Matindi yung kabayan. Oh. Ang mabilisan yan. Yan, yan ang sinasabi ko kabayan na hindi ako pwede mag-final sa ganyan na mas yung machine na gamitin mo. Yung mag-final talaga ako, yung ako na magmano-mano. Gatulan yan o. Oh. Yan ang final ko kabayan. Yan, pero gagamit pa rin ako ng 120, 180, 320 yung pang-final. Yan o, oh, lalo na yung pang... Mayroon din na tayong mahaba dyan kabayan, ha? Pero yun ang ginagamit ko kabayan. Yan na lang, hindi lang ako gumamit ng mahaba. Ano? Diba? Ganun lang siya kabayan. Ganun lang ang body repair. Pero natagalan ako niya kabayan, parang 10 hours ko tinrabaho 'yan eh. Oh, lahat 10 hours ko tinrabaho 'yan. Pero yung oras naman niya kabayan sa latiro 23 hours. Kasama na yung pag-asimbol niya kabayan, ha? Pag matapos na asimbol, yung 23 hours kasama na 'yon sa pag-asimbol. Pero yun, yung sinabi ko, natapos ko lang ng 10 hours yan siya. 10 hours ata, 9 hours. Yan, kabayan o. Ganun lang siya kabayan. Enjoy watching kabayan.
Yan kabayan, tapos na yun sa kabayan. Bali, primer na siya. Tingnan mo kabayan, no? Pakita ko sa inyo, ha. Ito, masilip natin yan. Pag mayroong mga guhit-guhit na maliliit, makita natin ito sa kabayan, eh. Yan, hindi lang maklaro sa kamera, pero kita ko yan, eh. Pag mayroon pang tulad nito kabayan, no? Ito. Yan. Pero matanggal sa kuwan yan, primer na yung kabayan. Pag i-primer yan, tanggal yan. Tapos lagyan pa natin itong itim kabayan na yung papasok sa mga butas-butas na maliliit. Pahiran lang natin, ipahid natin yun. Yan, oh, tingnan mo. Ito kabayan, hindi kasama ito sa kabayan, pero sinama ko na lang. Yan, hindi siya makasama. Actually, dito lang, eh, tsaka ito, eh. Yan. Yan. Tapos linisan pa natin yung kabayan na katulad yan. Oh. Linisan natin yan. Ito, si kanahan, yung handle na natatanggalin natin. Yan, pati ito, tanggalin natin ito kasi blinding din sa kabayan. Eh. Itong bumper, yung ilaw, iangatan natin yan, ilabas. Yan, okay na siya kabayan, yan. Primer na siya. Yan, okay, di ba? Oh, ganun lang kasimple kabayan. Ganun lang kasimple mag-repair. Okay? Yan. Ito yung importante dito kabayan kasi malaki. Ito yung mahirap kabayan, matagal. Matagal gawin. Pag masilya lahat. Masilyado lahat. Yan, oh, di ba? Oh, ganun lang kabayan. Yung linya, okay lang yung linya kabayan. Walang problema yan. Yan, na primer na siya kabayan. Lilihain na lang siya para sa final pintura siya. Okay na yan siya kabayan. O, ganun lang kasimple kabayan. Saglit lang matapos natin yung isang buong panel na yan sa kayong pintuan na si kanhan. Okay? Kabayan, tapos na kabayan yung ginagawa natin kabayan. Yan o, di ba kabayan? Ito yung malaking bangga dito kabayan. Di ba? Dito yun. Nakalimutan ko na kabayan. Eh. Marami tayong ginagawa eh. Dito tapos matagal na pinturahan to kabayan. Ito dito tayo. Dito kabayan. Dito nga kabayan yan. Kasi nagabuno tayo dito ng masilya kasi tingnan mo kabayan, oh, medyo pasok pa nga, oh. Pero okay na yan siya kabayan, diba? Oh, okay kabayan pagka-repair natin. Ang repair natin dito, natandaan ko dito yan, eh, oh. Guhit yan, eh. Yan, kaya nalagyan natin ang buo ng masilya. Ito kabayan, oh, may spot dito pero okay lang yan. Yan yung sinasabi ko kabayan, pag itim to kabayan, kitang kita yan, lalo na sa pumayari, lalo na pag summer. Yan ang yung taga ang tawag niya kabayan, eh, oh. Taga, oh. Pero ang bangga naman talaga dito, pati yung sa taas may taga. Yan ang sinasabi na mag-primer tapos magliha yung black na mahaba ang gamitin para sigurado yung mga taga-taga wala sa walang sablayon. Primer, tatlong patong na primer, yun ang technique.